Hello po sa inyong lahat. Kasama po natin si Nanay Ian. Si Nanay Ian ay hindi siya nakakakita mula noong mula ng isang taon, mula nang siya ay isilang. Si Nanay po ay nakakapagtahi. Sinong naglalagay ng sinulid sa karayom? Okay, si Nanay din ang naglalagay ng sinulid sa karayom. Siya po ay nakakapagtahi. Ilan taon na nga po si Nanay? Ilan? Oh, okay, 81. As the other day, John. Nay, bakit nyo nagagawang magtahi? May tinutuan ba lang kan ako, Lola? Okay, ang sabi po niya ay tinuruan siya ng kanyang Lola kung paano magtahi. Yaw, sito. Tingnan natin yung tahi niya. Hindi, pagtahi, siring at tumatulog. Balik-balik. Okay, yung sinabi niya ay yung pagtatahin daw niya ay ibang klase kaya hindi natatanggal kaagad. So yung hindi marunong magtahi dyan, kumusta naman? Okay, si Nanay po ay kasalukuyang naglalagay ng karayom. Oh, naglalagay ng karayom. Naglalagay ng sinulid.
babaro na trabaho, ano na din eh. Ang sabi ni nanay, ang sabi ni nanay, alam na alam niya kung paano magpaanak at marami na siyang napaanak. Tapos, sabi niya, yung hindi lang niya alam na trabaho, yung trabahong wala rito. Akong nanay kay Paraguan, Paragani, tao. Lagi ka nito, gigugod paano may ako itong gigiok, ako itong sasalag, ako itong babayo, ako itong tutuon. Ito na ni Juan, da. Ang balik nga ni, nagpinani mo ak, ang sagot, rombron, ang ang sagot buri at baw-baw rumblon. Ako itong tatrabaho ang tagabundo at sa tulit nakakuha na katulupan sa balik doha kasako pinataga dito balik balas hindi ko ako lang ito para kuha ayan ang oray na kuruan na hindi lang na kusok. Ikaw po ang anak ni so ilan kayong magkakapatid? Isa ka lang. Okay, isa ka lang na anak. Tapos si nanay ay maraming nagagawa sa buhay. Ano yung mga kaya niyang magawa po? Ano yung mga ginagawa niya? Kung ano ang natatrabaho na kita marang natiyak tulad ng tuon, pagbayo, pag-iing, panglimpyo balay, tapos partilatan, pagpaanak, marang natiyak kung naurasin, kailangan niya kukuha din na balay. Isa na ko, tulo niya na paanak ka ako. Niya raw garing, hindi na pwede, kung naalagas na natiyak.
bawal na lang ang magpaanak ng malay. Paano siya nakapagpaanak? Kaya ang butay niya, kaya siya matalo niya. Medyo lahi yan nag... Lahi yan ang pangkalungari. Noon. Na, kaya sanggay niya. Balik tayo. Paano siya nabulag? Nabuti ito niya. Iunungan. Kuhan, tipdas na itong. Ang tipdas niya itong. Katiyan niya kagana ka ospital. Nagtatakilan. Medisinahan. Kuhan, para tipdas na ang pampabuta. Ang napunot ang doktor ang pampabuta. Kasi ito natuluyan lugod niya kamuta. Paano niyo nalaman na gano'n yung nangyari? Ani yung lukaganap na miso ko niya. Bale na ako. Okay. So anong ginawa niyo? Anong ginawa nung magulang niyo nung nalaman na gano'n? Wara yung gano'n. Pasag lang dahil at mga panahon. Hindi man so ba niya na ba? Inuli lang nila. Wala lang. May natanggap? Wala. Wala. Okay. Lap naman eh. Wala yung hila natanggap, inanguli mo. Hindi man siya ganun ito. Yan ang panahon na. Dayo lang pag-aksyon, wala man na ito. Bumanat ito nga panahon na. Yung matao. So nabulag si nanay, 1 year old. Dahil sa tigdas, nung dinala sa ospital, ay nagkaroon ng aksidente o pagkakamali doon sa part ng doktor. Pagkatapos nun ay wala man lang kahit ano natanggap, umuwi na lang si nanay na ganun ang nangyari. So, dito, ilan ang napaanak niya? Gano'ng karami, tingin mo? Ay, gamo na siya. Hindi ka na niya. Nag-umpisa pala niya. Ito pa lang. Seven years old, tumutulong na siya sa mga tao. Hanggang ngayon. Okay, so ito yung isa sa napaanak ni nanay. Pangalan mo nga ulit? Ako nga pala si Geologist in Fortaleza. So, ilang taon ka na? Ako ay 15 taon. So, ano ngayon yung pakiramdam na nakita mo yung naging instrumento para iluwal ka dito sa mundo ay isang bulak? Masaya at thankful kasi kung hindi dahil sa kanya, parang wala rin ako ngayon kasi siya ang naging instrumento para maging maluwal ako. Ano sa tingin mo yung mga magagawa mo bilang pasasalamat sa ginawa niya sa iyo? Sa tingin ko, tutulungan ko siya kung makikita ko kung naglalakad. Tutulungan ko siya at kung makatapos man ako, tutulungan ko siya para may sukli. Parang sukli rin ang mga ginawa niya para sa akin.